ang complaint dito sa ating fighter, pag ino-on yung AC niya, lowet, maririnig niya yung tubong na yun. Natin yung blower pan, yung blower motor. Ang yun yung nagpapos ng ingay at vibration itong ating gagawing track na yun. Ito yung ating blower motor. Pakita ko sa inyo na ito yung nag-iingay. Yan, ini-on ko na yung ating susi. Ingay nung ating ano, so ito nga yung nagkukos nung ingay. Check natin baka yung bearing lang o kung anong sa loob, kung baka may pumasok na ibon o daga o may naputol na kung ano. Yan, babaklasin ko na ngayon yung ating blower motor. Tara. Ito na yung ating blower motor. Yan, napakadumi. Yan, madali lang naman siyang tanggalin. Napakadumi rin ng filter dun sa loob. Pakita ko sa inyo. Pasok kayo sa loob. Pakikita ko sa inyo kung gaano kalakas yung vibrate niya, yung ikot. Baka yung mga mahilig sa vibrator dyan, baka naman. Yun, nilinis ko lang tong blower ano, blower pan. Okay naman yung motor niya. Kaya siya nagba-vibrate kasi punong-puno na siya ng ano, ng alikabok. Pati yung housing niya, yung loob, kita niyo. Kaya ang gagawin ko, bubugahan ko lang sa labas, hanginan ko para matanggal o mabawasan natin yung ano, yung dumi. Sa disyerto kasi ginagamit tong truck na to eh. Kaya punong-puno na ng ano ng alikabok yung loob.
ito. Dito na tayo sa labas po, mesto, at bubugahan na natin tong mga alikabok na to. Ready na ba kayo? Ayan, malinis na yung ating blower pan. Ikakabit na natin. Nilinis ko na rin yan. Mas mukhang malinis naman siya kaysa dati. Ayan, itanggal na yung mga alikabok niya dyan. Ikakabit ko na tong blower motor natin. Ayun, naikabit ko na yung blower natin, nalinis ko na rin. Ikakabit ko na rin yung dash panel niya, yung cover. Tapos i-test natin kung nandun pa yung vibration niya o yung gararigal. Yan, i-on na natin yung ating blower. Ayan, nakita niya, wala na kayong naririnig. Nawala na yung ang garalgal kanina, yung vibration. Okay na to. Good to go.